Welcome, welcome again sa ating online Sunday school. So, are you ready for another story? Yan. So, syempre, before we start, let's pray. Lord, thank you for this day. Lord, we pray that you continue to help us and may enjoy namin yung lesson today. Help us doing our craft, help us to memorize, and thank you for our teachers. In Jesus' name, amen. So, yan. Ready na ba kayo? And let's go! The world is searching for an answer. It's about hope. It's
si Jesus ba ang Christ or ang Messiah or ang pinadala ng Diyos na tagapagligtas natin? Naisip mo na ba yung tanong na yun? Sa kwento natin ngayon, yun yung tanong na pinag-uusapan ng maraming tao at hindi sila pare-parehas ng naging konklusyon. Ano kaya yung mga natanong nila? At ikaw, baka natanong mo na rin yun. Sige, pray tayo. Lord Jesus, sa umaga pong ito, I pray Lord na maranasan namin na maitanong sa iba, sa sarili namin, yung mga tanong namin. And all of these questions, Lord, I pray Lord na ma-reveal nila kung sino ka talaga sa buhay namin, who you really are, what you have done, ano yung kaya mong gawin na ikaw ang pinadala ng Diyos. In Jesus' name, amen. So last week, ang lesson ay sinabi ni Jesus na siya ang bread of life. Na pag kumain tayo, hindi tayo magugutom. Masasatisfy tayo, mapupuno ang ating buhay. At simula nung tinuro ni Jesus yun, maraming sumusunod kay Jesus na umalis. Tapos, nangyari na yung Feast of Tabernacles at nagpunta siya doon sa Feast of Tabernacles at nagturo siya. Tapos, ayan na, marami nang tanong-tanong yung mga tao sa paligid niya nung piyesta na yon sa Jerusalem. Hindi ba siya igusto nila papatay? Nandito siya nagsasalita sa harap ng maraming tao. Pero wala silang sinasabi sa kanya. Ibig sabihin ba yung mga leaders na naniwala na siya ang Kristo? Jesus na nagtuturo pa sa temple courts ay sumigaw. Oo! Kilala niyo ako at alam niyo kung saan ako galing. Hindi ako nandito sa sarili ko. Pero kung sino yung nagpadala sa akin ay totoo, hindi niyo siya kilala pero kilala ko siya kasi galing ako sa kanya at siya yung nagpadala sa akin. At dahil doon, galit na galit sila, sinubukan nilang kunin si Jesus pero walang nakapanakit sa kanya kasi hindi niya pa panahon. At marami doon sa mga tao ay nagtiwala sa kanya. Sabi nila, kapag dumating ba si Kristo, mas marami ba siyang magagawa kaysa sa kanya? At narinig ng mga Pariseo yung mga binubulong ng mga tao tungkol kay Jesus. At yung mga chief priest at Pariseo ay pinadala nila yung mga guard ng temple para arestuhin siya. At sabi ni Jesus, kasama ko lang kayo ng saglit. Tapos pupunta ako sa kanya na nagpadala sa akin. Hahanapin niyo ako, pero hindi niyo ako mahahanap. At kung nasaan ako, hindi kayo makakarating. At sabi ng mga Hudyo sa isa't isa, saan kaya niyang balak pumunta na hindi natin siya mahahanap? Pupunto pa siya kung saan yung mga kababayan natin ay nakatera, nakakalat sa mga Greko. Ano kayang ibig niya sabihin? Kung sinabi niya, hahanapin niyo ako, pero hindi niyo ako makikita. At kung saan ako, hindi kayo makakapunta. Huling at pinakamahalagang araw na ng pista, tumayo si Jesus at sinabi niya sa malakas na boses, kung meron man sa inyong nauuhaw, hayaan niyo siyang lumapit sa akin at uminom. Kung sinong naniniwala sa akin, kagaya ng sinabi ng scripture, agusan ng buhay na tubig ay lalabas galing sa kanya. At ang ibig sabihin ni Jesus ay si Holy Spirit, yung agusan ng tubig na lalabas, mag-flow palabas sa atin na makakatanggap sa Holy Spirit na naniniwala sa kanya. Pero nung panahon na yon, hindi pa nila natatanggap yung
Holy Spirit kasi nandun pa si Jesus kasama nila. Hindi pa nag-glorify si Jesus sa langit. Kaya hindi pa binigay si Holy Spirit sa ating mga or sa kanila nung time na yun na naniniwala kay Jesus. Nung narinig nila yung mga salita na yun ni Jesus, yung mga ibang tao, sabi nila, sigurado nga siya ang propeta. Sabi naman ng iba, siya ang Kristo. Pero tanong ng iba, paano manggagaling si Kristo sa Galilee? Hindi ba nasabi sa scripture na ang Kristo ay nagagaling sa pamilya ni David at sa Bethlehem, kung saan si David tumira. At nagkagulo-gulo, nagkalito-lito, nagkahati-hati na yung mga tao dahil kay Jesus Christ. Kasi hindi sila pare-parehas ng conclusion. Yung iba naniniwala, oo siya yun, meron pa bang hihigit dito? Yung iba, pero hindi match sa lahat ng alam ko tungkol sa Kristo. Pero kasi hindi rin nila alam lahat tungkol kay Jesus nung time na yon, di ba? At dahil hating-hati sila, yung mga ibang tao gustong kunin si Jesus at arestuhin siguro, pero walang nanakit sa kanya. Kasi sabi kanina, hindi niya pa panahon. Galing sa sinabi ni Jesus, sino ang nagpadala sa kanya para sa atin? Si God the Father. Ano ibig sabihin ni Jesus na hahanapin niyo ako pero hindi niyo ako makikita? I think ang ibig sabihin niya is number one, di ba, nung namatay siya sa cross at nalibing siya. Pangalawa, nung umakyat na siya sa langit. Kasi yung mga nandito sa mundo pa ng time na yun, hindi pa nila siya makikita. Pero ano ibig sabihin naman ni Jesus nung sinabi niyang streams of living water or agusan ng buhay na tubig? Ang ibig niyang sabihin, buhay, life, punong-puno tayo ng buhay na nagbibigay buhay. Yung tubig, di ba, nagbibigay ng buhay sa mga tao? Because si Holy Spirit kasama natin. At siya yung nag-aagos, umaagos na tubig sa atin na nagpa-flow palabas sa atin papunta sa mga ibang tao at nagbibigay buhay din. Huling tanong, bakit sa tingin nyo gustong arestuhin ng mga Pariseo si Jesus? Eh wala naman siyang ginagawang masama. Lahat ng ginagawa niya puro kabutihan. Ang mga Pariseo, meron silang posisyon, di ba? Power sa harap na maraming tao. At siguro, naiinggit sila yung attention, yung authority na meron si Jesus. Na nakikita nila na sumusunod yung mga tao, yung mga magagandang nagagawa niya para sa kanila. Na imbes na gustuhin nilang makilala pa ang Panginoon, ang totoo talaga, nag-aalala siguro sila sa nawawala nilang kapangyarihan. No? Sa nawawala nilang authority because the real authority is si Jesus Christ. Kaya siguro gusto nilang arestuhin siya. Hindi sincere yung desire nila na mahanap yung totoo at yung totoong Messiah at Kristo. Sabi ng memory verse natin, ang teaching, Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from Him who sent me." So si Jesus, pag tinuturuan natin niya tayo, hindi galing sa kanya, pero kay God the Father. Tayo din, pag nagtuturo tayo, hindi galing sa atin, pero galing kay Holy Spirit and galing kay God the Father and sa Scripture. Okay? Tayo, pag nagtanong tayo ng mga tanong, ready ba tayo na ma-discover yung totoo? Ready ba tayo na lahat ng glory ay mapunta kay Jesus at kay Holy Spirit? Ready ba tayo din na mauhaw at tanggapin ang katotohanan at lumapit kay Jesus at inumin yung tubig na binibigay niya sa atin, na uhaw tayo at pagsabi niya, papainumin ko kayo ng streams, ng tubig na umaagos
at umaabot pang habang buhay at bumubuhos din at nagbibigay ng buhay sa ibang tao. Nauuhot ba tayo para kay Holy Spirit na maging present sa buhay at hindi tayo magkukulang? Sige, let's pray. Lord Jesus, pinapanalangin po namin na i-reveal mo po sa amin kung sino ka, kung ano yung mga tanong sa buhay namin, tanong ng mga kaibigan namin. Ang mga tanong na to ay magdala sa amin sa katotohanan na ikaw ang Kristo, Jesus. Ikaw ang pinadala ng Ama at makilala namin kung sino ka talaga. And thank you, Lord Jesus, na sinabi mo kung kami ay nauuhaw, pwede kaming lumapit sa iyo. At sa aming paglapit sa iyo, sabi mo, ibubuhos mo, mararanasan namin ang pag-agos ng tubig na hindi nauubos at lumalabas sa amin si Holy Spirit papunta at nagbibigay buhay din sa ibang tao. Thank you, Lord. Holy Spirit, gusto namin na ikaw ay maging agusan ng tubig ng buhay sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Hi kids! It's time for our memory verse. I am Kuya Wancho. I am Kuya Manuel. Our memory verse comes from John chapter 7, verse 16. Let us read it. Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from the one who sent me." God sent Jesus to the world to teach us and saved us. But let us read the memory verse again. John 7, chapter 7, verse 16. Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from the one who sent me." John chapter 7, verse 16. Now, Manuel, may you recite it? Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from the one who sent me." John 7, verse 6. Thank you, kids. Okay. I hope you learned something. See you next Sunday. Bye. Bye! Hello kids! It's time for our crafts! I'm Ate Diana and our crafts for today is a wristwatch. Yes, gagawa tayo ng relo. Because this reminds us that Jesus was only going to be with His disciples for a short time. So, if ready ka na? Ready mo na rin yung materials mo and let's get started! Someone, He's the answer, He's the light.
Yon, thank you po sa ating mga teachers na nag-effort sa video nila and sa mga bata. And of course, don't forget to like, share, and subscribe po ang ating video or ang ating YouTube channel. At the same time, don't forget to post your craft sa ating Facebook page. And again, see you again next time! Bye! He is alive.